ating patron. Welcome kayo sa aming home, sweet home. Ating ilalagay ay pineapple juice. So kahit anong brand po yan, basta pineapple juice gagamitin natin para sa ating hamonadong manok. Kalahating litro po yung nilagay ko. Gusto ko makita rin. Ngayon ang isusunod po natin. So puro bawang lang po yan. Maraming bawang. Isang bulb ang hiniwa ko ng maliliit para malasahan natin talaga yung bawang. E naman po, pwede kung wala po tayong brown sugar, maglagay po tayo ng white sugar. Basta po tumamis yung ating hamonado. Maglalagay po ako ng warm na dates sa mga nasa Middle East. Kabisadong-kabisado po nila yan. So, maglalagay tayo ng mga 3 kutsarang dates. Ayan. Maglalagay din po tayo ng 3 kutsarang honey. Ito ilalagay natin. So, magdadagdag po ako ng honey. Pwede naman po yan na puro na lang asukal ang ilagay ninyo. Ang hamonado po kasi, hanggat maaari na matamis siya, okay po. Yan po yung tinatawag na hamonado. So, ito po yung magiging itsura ng taas ng ating manok. Papakita ko po. Ayan. Lemongrass. Ito. Babaliin ko po yan sa gitna. Noong minsan na nagluto ako, inilagay ko po ito doon sa loob ng ating manok. Pero, na-try ko din po yung nasa labas siya ng manok. Ito, napakasarap po nung magiging resulta ng ating sabaw. So, dahil isang oras po nating ipapakulo itong ating hamonado, mahina lang po yung apoy na gagawin natin. Mahinang-mahina siya para hindi po mabigla yung ating manok. Nung naglagay po ako dun sa loob mismo ng manok, ang nangyari po, parang yung loob ng manok, nasobrahan po siya ng yung lasa po niya, although masarap naman po, pero ngayon ang gusto ko kasi yung buong sabaw, yun po ang lalasa. Kaya dito ko po inilagay sa labas itong ating lemongrass. Ngayon po, kung gusto po ninyo na ilagay sa loob ng manok, pwede din po yun. Tsaka maglalagay din po tayo ng toyo. Kahit po anong klase ng toyo, pwede po kayo maglagay. Kasi po sa akin, tinatansya ko po yung paglalagay ko ng toyo. Pag naglagay po ako ngayon, papakuluan ko ng papakuluan, saka ko po uli yan titimplahin kapag malambot na po yung ating chicken. Uulitin ko po yan na titimplahin. Ngayon, maglalagay din po ako ng ito, star anise. Kung ayaw po ninyo ng lasa nito, okay po, wag na po kayo maglagay. Pero sa amin po, nagustuhan po ng mga anak ko yung lasa.
nagustuhan ko din. At saka po yung bango, ang bango-bango ng pagkain natin, ayan, dalawa lang po ang ilalagay natin. Minsan po kasi kapag nasobrahan natin yan, medyo meron po siyang sipa na hindi hindi po ganong kasarapan. Tapos sa ibabaw, maglalagay din po ako ng bawang. Ayan, papakita ko po sa inyo pag natapos na po ito. At maglalagay din po ako ng konting, ito lang po, asin. Lalagay ko po sa ibabaw ng ating manok. Ngayon kapag nai-steam po yan, kakalat po yung alat niya. So wag po tayong mag-alala. Ngayon pwede na po natin ininyo. Ito pong lulutuin natin. Lagi ko pong niluluto ito sa handaan sa amin sa Pilipinas. Pinakamabilis po itong lutuin at masarap pa. Ngayon, kapag kasasalang po natin ng ating manok, malakas po yung apoy niyan. Ngayon, kapag po lumakas na siya, pinapahinaan ko na po. Kapag nakikita ko na meron na pong bubbles nun sa gilid, parang gusto na po niyang kumulukulo. Ayan, narinig po ninyo yon. Ayun, kasi stainless po itong ating pinagsalangan. Ngayon, papahinaan na po natin yung apoy hanggang sa umabot na po yan ng isang oras. Mamaya po, babalik ta rin natin. So, i-cover lang po natin yan. At hihintayin po natin ng 30 minutes. After 30 minutes, saka po natin ito babalikan. Naka 10 minutes na tayo. Kicheck natin. Ayan. Medyo namaga-maga na siya, no? 10 minutes pa lang. Ibabaw natin dito, medyo bumaba na siya. Kasi nai-steam na siya. Once na tinakpan natin ito, ayan. So, mamaya uli. Check uli natin after 20 minutes more. Ayan, ito check na natin. 30 minutes na yung nakalipas. Amoy lemongrass na yung... So, yung kabila naman ngayon ang lulutuin natin. Ganun din, 30 minutes din ang hihintayin natin. Malakas, yung katantaman lang, dahan-dahan. Ayan. So, yung nakikita ninyo ngayon, ito luto na. Kapag yung ating pakpak, saka yung ating hita, makikita mo yan, halos humiwalay na. Kasi meron pa siyang balat. So, ibig sabihin ito luto na. So, lulutuin din natin kasi nakaangat yung sa sabaw. Yung likuran ng ating manok. Ayan. Hihintayin lang uli natin. Siguro hindi na rin naabutin niya ng... pagkakataon para titimplahin natin siya, titikman natin yung kanyang lasa kung okay na natin yung kanyang sauce o yung kanyang laging sabaw. Kulang nito, wala akong masabi na kulang. Medyo maganda yata yung pagkakalagay natin, tamang-tama. 10 minutes. Ayan, tatakpan uli natin. Sana natin, bisitahin muli. Ayan. So, makikita po natin dito sa ating yung ating sauce. Ayan. Sauce na talaga yung nilagay natin kanina. So, ganito po yung kulay niya. Hindi po dahil doon sa inilagay nating toyo. Nagkulay po ito dahil doon sa dates. Ayan. Lalo na po kapag ang ginamit natin ay dates, brown sugar, at saka yung ating honey. Ito po yung kalalabasan ng kulay ng niluto nating hamonado. Ngayon, kung ang nilagay po ninyo ay puting asukal, hindi po ninyo ito makikita, itong kulay na ito. Medyo mas light po dito. Yan. So, okay na po itong ating niluluto. Luto na po yung ating hamonado. Ito, turn off na po natin yung ating gas. At pwede na po natin i-serve.
Ito na guys, luto na yung ating hamonado. Ayan, tamang-tama lang po yung ating itinimpla kanina. Meron po tayong side dish na broccoli. Ito po. Kaya po ako may hiniready dito na chapstick. Gusto ko po ipakita sa inyo kung gaano ito kalambot. Ito po oh. Ayan. Makikita po ninyo, wow, juicy. Ito po. Madali lang siyang kunin. Ayan. Ako na po ang unang titikim. Ito po yung loob niya. Tikman natin. Ay, ang sarap na nanunuot. Hanggang sa loob yung lasa. Sige po, alin na kayo? Manganta yun! Salamat po sa panonood ng aking mga video. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po ako ng thumbs up!